Hello guys, yun naman ako ngayon sa pagpakita sa inyo kung paano mag-harvest ng tamar. Ito, tamo yan ang box. Tamar yan. Nag-umpisa na sila harvest. Nag-vlog ka? Ito ang aking kaibigan dito. Hello. Isang vlogger din. Ay? Si Walid Vlogs. Puntaan mo sila at So guys, tingnan nyo guys ang tamar na ginaharvest ngayon. Ito. Naka-box na. Inog-binta na to. Ito, masarap to. Masarap to. Yung harvester. Ito, taga-kain to. Si Mr. Lali. Kalam. Is kalaman ka? Tamar, bahut acha hai. Kha ke body mein power aayega. Guys, ang sabi ng aking kaibigan, pag kumain ka ng tamar, lumalakas ang katawan mo. Nag-harvest ngayon ng tamar. Shoot. Oh, tingnan. Wala na sa taas. Ito na sa box. Ito. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pwes, alhamdulillah. Ada Masri, ha? Kalam lazim, kalam ada Masri. Ayo, Masri ada. My brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Miam, miam. Assalamualaikum. Ito na, nakapatong na sa yung nyarbis. Dali na yan sa tindahan. Ito yung ang mga reject. Ito mga reject to. Ipakain na lang yan sa camel. Yung iba doon, marami sila to mga umarbis. Ito mga gamit nila, harness. Yun. Harness yan. Ito yung iba. Ito, yun ang pinuputol nila sa taas at binababa. Yun. Hakutin nila yan at pilian mga kapatid ko yan. Mga kapatid ko sa pananampalataya. Sa isang taon, sa isang taon, isang bisis mag-harvest itong dates. Ito ang product sa Saudi Arabia. Ang ila national fruit tamar. Ito ang isang mother dito. Si Mr. Lali. Ito ang kaibigan ko dito. Best friend forever. Lahat niya nalagay na sa box, kinakarga na nila sa sasakyan. Alright guys, so yun guys ang mga screen yan.
Yung nakita nyo yung green kulay na screen, yung pag maliit pa, habang lumalaki sila, binabalot yan. Binabalot yan para hindi makain ng mga ibon. Pero hindi talaga maiwasan. Kainin talaga ng mga ibon. Kaya yun, mas maganda talaga pag mayroong dinalagay sila na mosquito screen para hindi masira lahat kahit nakainin ng ibon. So, pagkatapos nila to sa harvest, sunod na linggo magkuha naman sila yan, maglinis. Linisin naman nila ang mga punuan ng det at saka yung mga sa baba na paklang, yung dahon, tanggalin nila yan, bawasan na naman nila. Pagkatapos lagyan naman nila ng fertilizer para tuloy-tuloy ang pagtaas ng det. Yun. Dito makita nyo, kunti lang na dito ang punuan. Pero doon sa kabila, sobrang dami doon. Pagkatapos nila mag-harvest dito, doon na sila mag-harvest na naman. Mas maaga ngayon ang pag-harvest nila ng tamar dahil sobrang init. Yung tamar, pag masyadong mainit, mabilis siya lumaki at mahinog. Kaya maaga pa na ka-harvest. Yung last year, ang pag-harvest nila October na. Ngayon nag-advance isang buwan. September pa lang na garbage na sila. Ha? Oh, nandoon na. Oo, kabilya na lang. Kaya to. Sa sunod na alaw nga maglinis na lang to sila ng mga screen nila. Pataas ng pataas yung mga makuan, mababa pa na tamar. Sa sulod sang 7 taon ko dito, bago pa lang ako dumating dito, itong puno ng tamar to, hanggang dito pa lang guys, oh, pakita ko sa inyo, ah, dito pa na, oh, mga 4 feet pa lang ang taas niya. Ngayon tingnan nyo guys, tumaas siya. Itong wala, pang 7 taon ako dito. Dati magkuha ko dyan ng bunga niya, nakaupo lang ako. Pero ngayon akyatin mo na sa taas dahil tumaas na siya. Ito ipakita ko sa inyo guys, yung pinakamaraming punuan dito. Ito, tingnan nyo guys. Yun. Dito sila nag-umpisa na garbis. Itong plot na to. Pero hindi pa rin na ubus.
Yun, may mga nasa, may mga bunga pa na iwan doon. Hindi pa nila naubos yun. Yung mga harvester, inuuna nila yung sa mga daan, sa kilid ng daan. Ngayon, nagpapahinga ang mga kapatid ko sa pananampalataya. Yung nag-harvest ng mga dates. Yun, nagpapahinga na. Ito. Yun o, tingnan nyo sa taas. Mayro pa, hindi pa natapos sa pagkuha. Sa pag-harvest, marami pa. Nasa kwanisa. Nasa farm. Sakop to ng farm. Medyo matagal man sila makatapos sa pag-harvest. Dalawang buwan. Dahil sa sobrang dami dito ng puno ng date. Ito, tingnan nyo yung bunga nyo. Maganda pag nakuhan pa. Lalo na makita nyo pag kuhan pa siya. Parang green-green pa. Hanggang mag-brown siya. Maluto na. Ito. Tatlong klaseng tatlong variety dito ang tanim na kan tamar. Mayroon pag na paluto siya, yellow siya. Mayroon man na ano to, na pula at saka yung yellow nga hindi pa kwan, ay yung pinaka the best na variety nila. Hindi saya ginapa brown. Kunti half pa lang ang luto. Yung luto ya half pa lang. Tapos kunin na nila yan. Kag ibinta na. Dahil masarap yung kainin. Yung half yellow, half ano to? Brown. Ito may isang puno. Ito nga naiwan pa sila. Ito ipakita ko sa inyo. Ito ang sinasabi ko nga masarap kainin. Hindi pa nila kinuha. Ito ang first class na dates. Yun guys, nakita nyo? Yellow pa siya. Yun sa taas. Yun ang the best nga kwan, variety sang dates. Ito siya guys, oh. Yellow pa, oh. Yun ang nasarap kainin. Dilaw pa siya. Yung kalahati niya brown. Yun. Masarap kainin. Parang nagagatas-gatas siya. At malabo. Hello guys, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong lahat.